po, yung pinakauna natin ginawa on a Monday morning, bisitahin ang ating Community Learning Hub sa Pasig. Dahil ito po yung first official day ng ating mga Community Learning Hubs, hindi lang po sa Pasig. Pero meron pa po tayong hubs, halimbawa sa Caloocan, meron tayong apat. Meron po tayong isa sa Taytay. Meron po tayong dalawa sa Lucena. Meron po tayo sa Himamaylan. Meron po tayo sa San Jose, Camarines Sur. Meron po tayo sa Tabaco, Albay. Pero last week po, nagkaroon na ng dry run. Pinost ko po ito sa aking Facebook. Yung mga pictures na nakuha namin from the dry run, sobrang nakaka-happy kong tingnan. Dahil nakikita po namin kung paano, gaano ka-importante na may na-fulfill po talaga siyang gaps. Yung mga reports po namin ng mga community learning hubs po namin, sobrang pasalamat po kami sa tutors natin. Sobrang pasalamat po tayo sa partners. Hindi ko na po iisa-isahin. Dahil kung wala po sila, hindi talaga to magiging totoo. Kanina po sa Pasig, nag-Facebook Live ako kanina para ipakita sa inyo yung lugar. Pero nakausap ko po mismo yung mga magulang na nandun. Sobrang nagpapasalamat po sila kasi sabi po nila sobrang hirap talaga na walang face-to-face. Lalo pa kasi yung kanilang mga anak ay nangangailangan ng tulong. May nakausap po akong dalawang estudyante kanina, isang grade 2, isang grade 6. Pareho din po yung kwento. Sabi po nila ang happy daw na meron silang ibang bata na kasabay sa pag-aral. Yung kabutihan po ng Community Learning Hubs halos nasa katabi lang ng bahay nila. Yung mga hindi pa nagbabasa, hindi pa nagsusulat. Kagaya po sa Pasig, tinignan ko po yung individual na assessment ng mga bata. Happy sila na natulungan sila sa math. So maraming mga difficult learners ang talaga makikinabang. Ngayon po ay ongoing na yung second batch ng ating mga tutors. Yung second saka third batch ng tutors natin for our 55 other community learning hubs that we are set to open. So ang happy po, ito po ay kung merong mga lugar na palagay nyo, makakatulong sa lugar nyo, open po kami makipag-partners.